pumanaw na daw dapat siya. Ngunit ibinalik daw siya ni Lord sa mundo dahil may misyon pa siya. At iyon ay ang parusahan ang sa mga bata ay nananamantala. Siya daw ang magpaparusa ng mga child molester at nagawa niyang pumaslang because of that power. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Sheila Labarre. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Sheila K. Bailey ay ipinanganak sa Fort Payne, Alabama noong 1958. Ang pamilya Bailey ay may 6 na supling, 3 lalaki at 3 babae. Ang padre de pamilya na si Manuel ay isang equipment operator at ang ilaw ng tahanan naman na si Ruby ay isang housekeeper. Ang ama ni Sheila na si Manuel ay may pagkabayolente at isang alcoholic. Madalas ang pisikalan sa kanilang bahay at sa isang pagkakataon na ito, si Manuel ay tinangkang hampasin si Sheila sa mukha ng can ng antifreeze na nagbigay ng isang pangmatagalang peklat sa 6 na taon na si Sheila. Bukod sa physical at verbal abuse, umabot din sa abusong sexual ang ginagawa ni Manuel, hindi lang sa kanyang asawa, maging sa mga babaeng anak niya, na umaabot pa nga daw sa pag-share niya sa mga kumpadre niya na karaniwang ginagawa kay Sheila. Sa kabila ng mga kahirapan na ito, sa edad na 18, si Sheila ay nakagraduate ng high school at optimistic sa kanyang future. Mahilig siyang kumanta. Proud sa kanyang itsura, kaya pinangarap niya na maging isang modelo o musikera. Isang star na stand out kumbaga saan man siya pumunta. Maganda naman talaga siya sa paningin ng mga tao at ginamit niya ang ganda niya na ito para mag-compete sa mga beauty pageants. Kasama na ang affections ng mga kalalakihan. Sa kanyang mahabang buhok at ningning ng kanyang kabataan, ang mga kalalakihan ay nahahaling sa kanyang kariktan. Parang mayroong kung ano sa kanya, kaya nahuhumaling sa kanya ang karamihan. Madaling pakisamahan, magalang kung kinakailangan, at makapangyarihan at mapilit kapag siya ay may kagustuhan. Sa kabila ng mga katangian na ito, si Sheila ay nagkaroon ng ilang failed marriages at ang lahat ng ito ay mga panandaliang pagsasama lamang. Sa edad na 23, si Sheila ay nagpakasal sa 19 years old na si John Baxter. Si John ay isang single father na nakatira din sa Alabama. Ang dalawa ay nagdate lamang ng isang buwan bago nagpakasal noong New Year's Eve ng 1981. Ang kanilang pagsasama ay nagtagal lamang ng 6 weeks dahil agad itong pinagsisihan ni Sheila. Dahil na din sa si John ay may sabit na. Ang anak ni John na si Wendy ay kinukulong niya sa isang closet at nang malaman ito ni John, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. At nakipaghiwalay kay Sheila. Ang kanilang diborsyo ay na-finalize a year after. Matapos hiwalayan ni John, si Sheila ay nagtrabaho sa isang fast food burger store. Dito ay nakilala naman niya si Ronnie Jennings. Si Ronnie ay isang co-worker at ibang iba kay John. Si Ronnie ay tall, attractive at walang sabit. Nang minsan naanyayahan ni Ronnie si Sheila for a ride home ng isang gabi, tuluyan nang nalaglag ang kanyang panty. Namuhay sila sa paraang gusto nila, absent lagi sa trabaho at sumisinghot ng damo. Ang kanilang relasyon ay isang fling lamang dahil si Ronnie ay may ibang babae pa ding naikakama. Si Sheila ay gusto na si Ronnie ay tuluyang mapasa kanya at sa kanyang pagsisikap, si Ronnie ay pumayag na pakasalan siya. Ang dalawa ay tumungo sa Chattanooga para sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Isang buhay na puno ng drama. Matapos lamang ng kanilang wedding ceremony, si Sheila ay nagiiyak na. Hindi iyak ng kaligayahan ha, kundi iyak ng pagsisisi. Isang pagkakamali daw na nagpakasal sila.
Si Sheila ay mayroong intense mood swings na madalas ay umahantong sa pagiging bayulente. Yung tipong si Ronnie ay hindi makakatulog o matatahimik ng buong gabi dahil baka maidlip lang siya, hindi na siya magising pa. Natatakot siya na baka sa pagiging bayulente ni Sheila, isang gunting ang isaksak na lamang sa kanya. Si Sheila ay gusto na ng diborsyo, ngunit si Ronnie for some time ay ayaw pagbigyan ang kagustuhan ni Sheila na ito. Sa minsan nilang pag-aaway, sa kagustuhan ni Sheila na ipakita kay Ronnie ang kanyang intensyon na pakikipaghiwalay, si Sheila ay nagtangkang magpakamatay. Sa harap ni Ronnie ay isa-isa siyang uminom ng maraming pills. Matapos nito ay sumakay siya sa kanyang kotse at nag-drive, dahilan ng kanyang aksidente. Si Sheila ay na-comatose for 8 days at sa kanyang attempted suicide, siya ay dinala sa isang psychiatric ward. Matapos ng 30 days, si Sheila ay na-release sa psychiatric ward. Si Ronnie ay tuluyan na ding pinagbigyan ang gustong diborsyo ni Sheila, kaya ang kanilang 4 na taong madrama na pagsasama ay kanyang tinapos na. Taong 1987 nang makilala ni Sheila si Dr. Wilfred Labarre. Si Dr. Wilfred ay nagmamay-ari ng isang $2 million estate sa Epping, New Hampshire. Si Dr. Wilfred na 60 years old ay nag-post ng isang ad sa isang pahayagan sa intensyon na maghanap ng isang babaeng makakasama. Maraming mga babae ang nagpadala ng sulat bilang response sa ad niya, ngunit ang nag-stand out sa mga ito ay ang sulat ni Sheila. Bukod kasi sa magandang nilalaman ng sulat ni Sheila, mayroon ding isang kalakip na litrato na kasama. Si Sheila sa litrato ay nakapose sa harap ng isang salamin na ang tanging suot lamang ay isang pink na pang-ilalim. Si Dr. Wilfred ay agad na nahumaling kay Sheila. Inanyayahan niya si Sheila na pumunta sa Epping para manirahan sa mansyon na kasama niya. Sa pagpasok ni Sheila sa bahay ni Dr. Wilfred ay ang pagpasok din niya sa lahat ng aspeto ng buhay nito. Ang dalawa ay hindi kasal, ngunit si Sheila ay idinikit na sa kanyang pangalan ang apelyido na Labarre. Si Dr. Wilfred ay may isang successful clinic at tumutulong doon si Sheila hanggang sa kalaunan ay aariin na niya ito na parang sa kanya. Para mas lalo siyang hands-on sa clinic, umalis siya ng farm at nanirahan sa apartment na nasa itaas lamang ng mismong clinic. Habang nasa poder pa ni Wilfred at ginagamit ang kanyang pangalan, nagawa din niya na sa ibang lalaki ay makipaglampungan. Sa kama, minsan si Wilfred ang katabi niya, minsan naman ay iba. Pinagmamalaki pa nga niya kay Dr. Wilfred ang mga nakakadate niya, kung saan ang isa sa mga ito ay nagawa pa niyang pakasalan. 1994 nang makilala ni Sheila si Wayne Ennis. Si Wayne ay tubong Jamaica at napunta sa New Hampshire as a migrant worker bilang tagapitas ng mga apples o blueberries. Si Wayne ay naging kliyente ng clinic at nang makilala si Sheila ay agad silang nakapagpalagayan ng loob. Isa din pala sa wishlist ni Sheila na maging isang lover na nakalagay pa sa kanyang journal ay isang dark-skinned lover from Jamaica. Kaya nang makilala niya si Wayne ay yun na nga. Isa na namang lalaki sa buhay ni Sheila at pangatlo sa pinakasalan niya. Si Sheila ay patuloy pa din ang pagpapakita ng affection at tenderness kay Dr. Wilfred. Si Dr. Wilfred naman ay pinahintulutan din na magtrabaho at manirahan ang dalawa sa farm niya para silang pamilya, spending holidays together at magkakasama sa dinner matapos gawin ang kani-kanila mga trabaho. Pero syempre, sa umpisa lang yan at isang malupit na karanasan ang kay Wayne ay nakaabang. Sa isang letter na ipinadala ni Wayne sa isang local newspaper, isinalaysay niya doon ang lahat ng kanyang naranasan sa kanilang pagsasama ni Sheila. Madalas daw na hinahabol siya ng baril ni Sheila na minsan pa nga ay pinapuputok sa kanya. Minsan naman sa panahon ng taglamig ay pinalalabas siya ni Sheila sa bahay para matulog sa gitna na nagyayelong kapaligiran. Minsan pa nga sa mga pagkakataon na ito ay kasama pa si Dr. Wilfred na pinapalabas sa bahay. Kahit gaano pa kasama at kabayulente si Sheila ay hindi magawa ni Wayne na ito ay patulan.
Minsan nang sila ay nasa Hampton Beach ay inuudyukan pa siya ni Sheila na patulan niya. Nang hindi ito patulan ni Wayne ay isang misi ang biglang isinukli sa kanya ni Sheila at ang sumunod na ginawa nito ay talaga nga namang ikinagulat niya. Si Sheila ay bigla na lamang sinira ang damit niya at sinaktan ang sarili niya. Itinaas din ni Sheila ang kuwelyo ng suot na damit at isinakal sa mismong leeg niya hanggang sa hindi niya kaya pang makahinga. Ibinaon din ni Sheila ang kanyang mga kuko sa mismong balat niya hanggang sa ito ay dumugo. Matapos nito ay tumungo si Sheila sa telepono at may i-denial na numero. Sabay sabi, and I quote, "Is this the Hampton Police? I need an officer to come. My husband just assaulted me." December 1996, ang dalawa ay tuloy nang nag-file ng divorce. At after 7 months, July 1997, nang ma-finalize ang kanilang divorcio. Surprisingly, hindi ang pang-aabuso ang naging dahilan ng hiwalayan, kundi infidelity. Si Wayne ay nahuli si Sheila sa kama ng ibang lalaki at ang PC niya ay wala nang isasagad pa. Ang pagsasama nila na ito ay tinangkapang itago ni Sheila nang sila ay magdiborsyo. Si Sheila ay nag-request na i-seal ang record na ito. Sinabi niya sa judge, and I quote, "By sealing these records, I believe I can truly understand what our state motto means, live free or die. To me, the marriage was my death and my divorce is my freedom." Ang lalaki sa sinasabing infidelity ay si James Brackett o kilala bilang Jimmy. Si Jimmy ay nasa mid-20s at si Sheila ay malapit nang mag-40. 1996 nang nakilala ito ni Sheila na pasyente din sa clinic. Katulad ni Wayne, ay isinama niya ito sa kanyang apartment sa taas ng clinic at pinakilala din kay Dr. Wilfred. At katulad din ni Wayne, ay mararanasan niya ang bangis ni Sheila. Sa isang pagkakataon matapos nilang maligo, ay bigla na lamang siyang hinampas ni Sheila sa mukha na isang wooden brush, kung saan dalawa sa mga ngipin niya ay nalagas. Sa madalas nilang pag-aaway ay ang pisikalan din dahil si Jimmy ay dinidepensahan ang kanyang sarili. Minsan si Jimmy daw ay inakusahan ni Sheila na isang pedophile. Sa mga pag-aakusa na ito, si Sheila ayon kay Jimmy ay naniniwala sa mga paratang niya. Dahilan para si Jimmy ay parang naniniwala na din sa paratang sa kanya. Ayon kay Jimmy, kung sakali na siya ay umamin sa ibinibintang sa kanya, baka daw tuluyan na siyang mabura ni Sheila sa planeta. Taong 2000, si Dr. Wilfred Labarre ay pumanaw sa edad na 74 dahil sa isang heart failure. Ayon sa iniwan niyang will, si Sheila ang kaisa-isang tagapagmana ng kanyang estate sa EPI. Maging ng ilang ari-arian pa kasama na ang clinic. Ang iniwang will ni Dr. Wilfred ay talaga nga namang kabigla-bigla higit sa parte ng mga anak ni Dr. Wilfred. Ang multi-million dollar property ay tanging kay Sheila lamang at maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niya dito nang walang pag-aalinlangan. Ayon sa kapitbahay ni Sheila na si Bruce Allen, madalas daw siyang makakita ng lalaki na pumupunta sa farm na madalas ay mga manggagawa. Sila ay ultimo cycle na dumadating sa buhay ni Sheila. Pumipili naman si Sheila ng lalaking gustong mapasa kanya. Gusto niya yung mga lalaking madali niyang mapapasunod sa lahat ng kanyang mga kagustuhan. Madalas siyang magpa-deliver ng kung ano sa kanyang farm at sa oras ng delivery ay ang pagkakataon naman ni Sheila na akitin ang delivery man. Nang wala nang masyadong gusto na mag-deliver pa sa farm niya, ang isinunod naman niya na papuntahin ay mga plumber or handyman. Mga taga-kumpuni sa bahay na kapag pumunta na sa farm ang magkukumpuni, isa din siya sa gusto niyang ikumpuni. Target din niya ang mga homeless man o yung mga nasa homeless shelter na. Mas ayos yun kung makakasama niyang manirahan sa farm ang lalaking kanyang magiging laruan. Sa una ay patitikim ni Sheila ang sarap. Kapag nahook na ang lalaki sa kanya, ay sa kanya naman ipapasok ang hirap.
Si Sheila, isang routine visitor ng Telemates, isang telephone dating service. Kahit sino ay maaaring magpadala ng mensahe sa kung sino man ang kanilang napupusuan. Si Sheila bilang isa sa mga ito ay madalas na nakaka-receive ng mga mensahe mula sa mga kalalakihan. Ngunit tulad ng nabanggit ko kanina, si Sheila ay magpili sa mga lalaking paglalaruan niya. Pinipili niya yung mga talagang desperado sa pag-ibig at lonely, at dito ay nakilala niya si Kenneth County. Si Kenneth ay isang 24 years old at 6-footer na binata na laging may makikitang ngiti sa kanyang mga labi. Isa siyang athletic kid noong bata at noong magbinata ay pinangarap na mag-join ng army. Unfortunately, nang siya ay ma-enlist, agad siyang na-discharge dahil hindi niya makumpleto ang sit-up portion ng basic training. Matapos nito ay nagtrabaho naman siya sa isang car wash at bagamat siya ay kakakitaan ng sipag sa kanyang mga ginagawa, ay nahihirapan naman siya kahit sa isang simple at basic na paperwork. Iyon ay sa kadahilanan na si Kenneth, sa kabila ng edad nitong 24, ay may mental capacity lamang ng isang 12 years old. Sa lahat ng kanyang mga ginagawa ay palagi nakaalalay ang kanyang ina na si Caroline. Bilang isang ina ay alam niya na bagamat nagsusumikap si Kenneth na tumayo sa kanyang sariling mga paa, ay kailangan pa din ito ng suporta. Kaya si Caroline ay madalas nakamustahin ang kalagayan ni Kenneth. Hindi naman matutumbasan ang kanyang mother's love. Ngunit si Kenneth, sa kabila ng mga palaging ngiti sa kanyang mga labi ay may hinahanap at hindi yon kayang ibigay ni Caroline ng kanyang mother's love. Kailangan ni Kenneth ng companionship at sa paghahanap na ito ay nakilala ni Kenneth si Sheila. Minsan isang gabi habang nanonood ng TV si Kenneth ay nakita niya ang commercial ng isang dating service na Telemates. Tinawagan niya ang nakita na numero at si Sheila ang sumagot sa kanya sa kabilang linya. Ang kanilang mga pag-uusap ay dumako sa sexual na conversation at si Kenneth kay Sheila ay tuluyan nang nahumaling. Valentine's Day ng 2006, si Kenneth at Sheila ay nagplano na magkita. Napag-usapan nila na magkita sa isang hotel. Love is in the air. Si Kenneth ay naunang dumating at patiently waiting sa kanyang kinasasabikan na ka-pair. Medyo ilang oras bago dumating si Sheila, ngunit oras na masilayan niya ang inaasam na kapares niya, agad na napawi ang inip sa ilang oras na paghihintay niya. Si Sheila ay parang isang malakas na puwersa, masarap kausap at kaakit-akit. Si Kenneth ay halos hindi nakikipag-usap sa mga babae, ngunit ibang-iba si Sheila. Agad silang nakapagpalagayan. Sila ay umalis na ng hotel at sa kotse ni Sheila, si Kenneth ay tuluyan ng nabinyagan. Apat na araw matapos ng kanilang pagkikita, si Kenneth ay umalis sa kanilang bahay sa Massachusetts para sumama kay Sheila. Isang pagsasama na magiging dahilan ng kamatayan niya. Sa pagsama kay Sheila, si Kenneth ay mahirap ng makontakt ng mga kakilala niya, partikular ng kanyang ina na si Caroline. Minsan sa pagiging unreachable ng anak na si Kenneth, si Caroline ay tumawag sa pulisya para gawan si Kenneth ng welfare check. February 24, ang mga kapulisan ng Epping na sina Sergeant Sean at Detective Richard ay pumunta sa farm ni Sheila para i-check si Kenneth. At sa nakita ng kanilang mga mata, ay ayos naman ang kalagayan doon ni Kenneth. Mukha namang hindi labag sa kagustuhan ni Kenneth ang paninirahan doon sa bahay ni Sheila. Ilang linggo matapos ang welfare check, si Sergeant Sean ay nakatanggap naman ng tawag mula sa Walmart para i-report na may isang tao na nakakagambala daw sa tindahan na yon. Sa kanilang pagpunta ay nakita nila doon muli si Kenneth. Ngunit kumpara noong nakita nila ito the last time, si Kenneth ay may obvious sign ng abuse. May ilang sugat ang makikita sa katawan at naka-wheelchair. Ang kamay ni Kenneth ay namamaga din at obviously hindi niya kaya na ito ay pagalawin. Sa shopping basket ay may 2.5 gallon ng diesel ang nakatabi kay Kenneth. Bago pa man makapagtanong sina Sergeant Sean kay Kenneth ay agad na sumulpot si Sheila. Sinabi ni Sheila na ang mga sugat ni Kenneth ay galing daw ng car accident
at ang pag-upo sa wheelchair ay isang joke lamang. Sinubukan nilang tanungin si Kenneth ngunit agad silang hinaharang ni Sheila sa pagtatanong. Si Kenneth ay sinabihan din ni Sheila na tumahimik. Sa huli ay walang nagawa ang mga kapulisan kundi masdan na lamang ang kanilang pag-alis. Iniisip nila na si Kenneth sa edad na 24 ay nasa tamang wisyo na at kung talagang kailangan nito ng tulong ay sasabihin nito sa kanila pero wala itong sinabi. March 22, isang buwan matapos ang welfare check at ilang araw matapos ang pagkikita sa Walmart, ang ina ni Kenneth na si Caroline ay tumawag sa pulisya para i-report na si Sheila daw ay tumawag sa kanya para sabihin na wala na daw sa poder niya si Kenneth. Ayon kay Sheila, umalis daw ng farm si Kenneth on his own at ilang araw nang hindi niya nakikita. Nakakapagtaka ito para kay Caroline. Kung umalis nga si Kenneth sa farm, for sure ay tatawag ito sa kanya. Ngunit niho ay wala siyang narinig kay Kenneth. Si Sergeant Sean sa ginawang tawag na ito ni Caroline ay ilang beses na tinawagan naman si Sheila. Ngunit walang sumasagot sa mga tawag niya. Nag-iwan din siya ng messages kay Sheila. Ngunit wala siyang nakukuhang tugon. 2 araw ang lumipas sa kalagitnaan ng gabi, isang tawag ang na-receive ni Sergeant Sean. Ito ay galing kay Sheila. Sinabi ni Sheila na wala na daw sa poder niya si Kenneth. Habang nag-uusap sa kabilang linya, si Sergeant Sean ay nakakarinig ng white noises na tila galing sa isang tape recorder. Sa naririnig na recorded tape conversation, si Sheila ay animo inaakusahan si Kenneth na nanggahasa ng mga kabataan kabilang na ang kanyang mga pamangkin at mga kamag-anakan. Sa mga akusasyon na yon, si Kenneth ay sumagot naman ng isang mahinang oo, na tila ba napipilitan. Sa na-receive na tawag at sa recording na iplinay ni Sheila, hindi mapakali si Sergeant Sean. Kaya nang sumunod na araw, ay pumunta sila sa farm para i-check kung wala na ba talaga doon si Kenneth. Medyo madilim na nang dumating sila sa farm. Sa kanilang pagpasok ay agad na nahagip ng kanilang mga mata ang isang sunog na mattress. At sa kabilang panig nito ay isang burn site. Sa burn site ay isang obvious na buto ang kanilang nakita. Nakakakilabot, pero since farm naman yon, inisip na lang nila na baka buto iyon ng hayop. Pwedeng buto ng alaga doong kabayo o kaya naman ng rabbit na alaga naman ni Sheila. Hindi naman siguro buto ni Kenneth yon. Wala si Sheila ng mga oras na yon kaya sinimula nilang kalampagin ang bawat parte ng bahay ngunit walang sumasagot. Si Sergeant Sean ay sinipa na ang front door at sa pagkakataon na to, si Sheila ay lumabas na. Pinagpipilitan pa din ni Sheila na wala doon si Kenneth at umalis na. Katunayan ay sinamahan pa ni Sheila ang mga pulis sa buong bahay para hanapin si Kenneth. Ngunit wala talaga si Kenneth. Sa huli ay itinanong na lamang ni Sergeant Sean kung ano ang nakita nilang buto sa may burn site kung saan ang pagalit na sagot naman ni Sheila ay either a rabbit or a pedophile. Dahil wala pa namang ebidensya para si Sheila ay arestuhin nila, ang kapulisan ay napilitang umalis muna. Agad naman silang bumalik din kinabukasan at sa pagkakataong ito ay mayroon ng warrant. Sa ginawang search sa property, sa nakitang siga nila Sergeant Sean, ang nakitang buto ay buto nga talaga ng tao. Sa loob ng kabahayan naman, ang mga otoridad ay nakakita ng mga natuyong dugo sa ilang parte ng kabahayan. Ang dugo na ito ay kalaunang magmamatch kay Kenneth. Mayroon ding 2 empty canister ang nakita na parehong amoy fuel ang laman. 2. Parang ito ba? Sa kabila ng mga napakaraming nakita mga ebidensya, unfortunately si Sheila ang hindi naman makita na. Si Sheila ay nagawang makatakas at makapagtago sa batas na magkaroon na ng sapat na ebidensya laban sa kanya ang pulisya. March 28, si Sheila na ang buhok ngayon ay kulay pula sa pagtatago sa batas ay nasiraan ng sasakyan. Isang lalaki na si Stephen Martello ang nakakita sa kanya para siya ay tulungan.
sa taglay ni Sheila na kariktan, ay nag-agree si Stephen na i-drive siya papuntang Massachusetts at inihatid sa hotel at alam niyo na. Matapos ng kanilang round, sinabi ni Sheila kay Stephen na he just had sex with an angel. Pagkadating sa bahay, si Stephen ay nagbukas ng telebisyon at napanood sa isang local news ang isang babae na wanted for a suspected murder. Sa kanyang pagkabigla, ang larawan ng babae na pinapakita sa TV ay ang babaeng kanyang iniwan sa hotel. Agad siyang pumunta sa police station para i-report ang pangyayari, ngunit unfortunately, wala na doon si Sheila. Sa kanyang pagtatago ay isang lalaki na naman na si Kenneth Washington ang kanyang nakasalamuha. Si Sheila ay nagpakilalang si Casey at ang dalawa ay nagkasama ng tatlong araw. Ilang mga pictures ng kanyang Casey ang nakita niya sa telebisyon. Ang pangalan pala niya ay Sheila at sa batas ay wanted for murder pa. Kinabukasan, si Washington ay tumawag sa kapulisan para i-report si Sheila at ang kanilang nakaplanong pagkikita. Ang ending, si Sheila ay tuluyan ng nahuli. April 2, si Sheila ay tuluyang naaresto at nakuha sa kanya ang isang $50,000 bank check, $33,000 in cash, at marijuana. Ang mga imbestigador ay sinearch ang farm for a total of 17 days sa mga bahid ng tuyong dugo na nakita sa ilang parts ng bahay. Ang ilan dito ay nagmatch kay Kenneth. Tama, ilan lang dahil may ilang DNA pa silang nakuha. Sa search na ginawa, maging ang septic tank ay hindi nakaligtas at dito ay natagpuan nila ang isang birth certificate. Ang pangalan sa birth certificate? Michael DeLodge. Isa sa mga naging target ni Sheila ay mga homeless. At sa isang homeless shelter ay nakilala niya si Michael DeLodge. Ang payat at may mahabang buhok na si Michael ay may passion sa music at lumaki naman sa Connecticut. Si Michael ay isang heavy drinker at gumagamit din ng droga, dahilan marahil para mawala siya sa focus sa buhay at manhirahan sa kalsada. Kaya nang makilala niya si Sheila at mapangakuan ng buhay na maganda, ay agad siya ditong nagpabola. Noong una, si Michael ay nasa farm lamang for work. Ngunit syempre, hindi siya makakalagpas sa kamay ni Sheila. Agad silang nagkaroon ng relasyon na romantic na kalaunan din ay magiging isang problematic. Isang dating worker sa farm na si Philip Sulos ang madalas makakita kung papaano sakta ni Sheila si Michael. Minsan si Sheila ay hinampas si Michael ng kahoy hanggang sa ito ay magdugo. Hindi daw nagtatangka si Michael na lumaban. Bagkus ay sinisikap lang nitong depensahan ang sarili sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang mga braso sa mga hagupit nito. Si Sheila ay madalas din na mag-akusa sa mga lalaki niya at isa na dito si Michael. Ayon sa isang worker din na si Austin Wiggin, inakusahan ni Sheila si Michael na sinira ang cover ng isang carriage niya. Sa una ay tinanggi ni Michael ang akusasyon, ngunit patuloy at mapilit pa din sa kanyang akusasyon si Sheila, kaya si Michael ay sumuko na lamang at umamin sa ipinipilit na akusasyon sa kanya. Kaya ang ending, isa na namang walang inhibisyon na pambubugbog ang kanyang nakuha. August 2005 na huli makapunta si Austin sa farm at sa pagkakataon na ito ay hindi na niya makita si Michael. Nang tanungin ni Austin si Sheila kung bakit wala na si Michael, isang nakabibiglang sagot ang ibinigay sa kanya ni Sheila. And I quote, "You think I killed Michael? You think I killed Michael, don't ya?" Ang huling pagkakataon na nakita si Michael ng buhay ay noong July ng 2005, isang buwan bago ang pagtatanong na ito ni Austin. Bagamat walang nakitang labi o parte ng labi ang mga imbestigador, sila ay kumbinsido na si Sheila ay pinaslang si Michael. Nang maaresto si Sheila, ang anak ni Dr. Wilfred Labarre na si Laura ay nagkaroon na ng pagkakataon para questionin ang iniwang will ng ama. Ayon sa huling will ni Dr. Labarre, ang lahat daw ng kanya mga ari-arian ay pinagkakatiwala niya kay Sheila.
Hindi naman daw niya nakakalimutan ang kanyang mga anak at ayaw niya na magkaroon ng pagtatalo sa iiwang will na ito. Mismong kagustuhan daw niya na ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kay Sheila lamang maiiwan. Si Sheila ay isang manipulative na babae at naniniwala si Laura na ang tanging rason kung bakit nagawa ni Dr. Labarre ang will ay dahil pinilit ito ni Sheila sa pamamagitan ng karahasan. Kung may suspicion sa will, mayroon din siyempre sa pagkamatay nito. Ayon sa medical examiner, nang uminit ang kaso ni Sheila, ay chinek niya uli ang autopsy results at ang lumabas, si Dr. Wilfred Labarre ay namatay of natural causes pa din. Bagamat iyon ang lumabas na resulta, ang mga kaanak at kapitbahay ay naniniwala na may parte pa din si Sheila sa naging pagkamatay nito. Ilang buwan bago ang heart attack, ang mga kapitbahay ay nakikita si Dr. Labarre na parang unti-unting iginugupo ng sakit. Ang kutis nito ay kakaiba, pale green, katulad ng kulay ni Kenneth nang huli itong makita. Ang labi ni Dr. Labarre ay ipinakremate din ni Sheila, kaya ang isang pangalawang autopsy sana ay malabo na. Si Sheila ay humaharap sa dalawang kaso ng murder. Sa kanyang trial, ang kanilang ginawang depensa ay insanity. Wala daw si Sheila sa tamang pag-iisip ng mga pagkakataon na napas lang niya ang dalawang biktima. Sinabi din ni Sheila na ang nangyaring pagpaslang ay nararapat lang daw sa dalawa. Isa daw siyang avenging angel, isang protector ng mga naaapi. At ang dalawa ay mga pedophiles at ang kanyang ginawa ay isang pagpataw lamang ng kaparusahan sa kanila. Matapos ang trial, si Sheila ay found guilty at nasentensyahan ng 2 life sentences without a possibility of parole. Ilang buwan matapos ng kanyang sentensya, 3 human toes ang nahukay na malapit sa kulungan ng mga kabayo. Sa DNA testing, ang nakuhang human toes ay hindi nag-match kay Michael DeLodge o kay Kennett County. Kung tatanungin ang mga kapulisan kung posible na isa pa ito sa maaari pang biktima, siguradong sigurado sila na oo. Meron pa, dahil sa dami na mga lalaking pumaroon at pumarito sa farm ni Sheila, maaaring mayroon pa siyang naibaon na biktima o mga biktima pa.